A couple of weeks ago, you were fat shamed on the net. Paano mo pinagdaanan ito? Nakakasakit siya. Nakakasakit. Of course. Pero eh, totoo eh. I'm hindi naman ako kapayatan. Lalo na ngayon sa social media, you know, anybody can just go on social media and kahit na, you know, magtutweet lang or magme-message na ang pangit mo, ang taba mo, ganyan. And they can get away with it kasi, you know, it's, nakatago sila behind dummy accounts. Yun nga, parang sinagot ko ata siya, eh, wala tayong magagawa. Mataba naman talaga ako eh. So, you know, ang masaya ka na? Yeah, and, okay. Yun nga, masaya ka na. What anong napala mo? What did you get for hurting somebody? Diba? So, what is your piece of advice? Para sa mga bata? Dahil pinagdadaanan ito ng yes, tao. Yes, ang dami. What bullying, is your piece of advice? Yeah. Everybody's a victim of cyberbullying, fat shaming. Surrounding yourself with the right people, again. Right. Kasi, you know, people who know you, people who understand you, okay. Sila lang talaga ang may right para pagsabihan ka. Sa mga, you know, dumadaan sa ganitong bagay, you know, all you have to do is just ignore. If you can block, block. Kasi wala tayong magagawa. Pag pinatulan natin sila, pag sinagot natin sila, masaya sila kasi binigyan mo sila ng attention. And make a decision that you will not allow anybody to inflict pain on you. Kanina yes. May sinabi kang napaka-importanting word, victim. You can only be a victim if you allow yourself to be a victim.